pinagpalang araw po sa inyo mga kapinagpalayan. Jordan De Los Santos nga muli nasa inyong harapanin. Kung bago ka lang sa akin channel, syempre mag-subscribe ka na. And kung gusto mong maman tong video na to, syempre huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment. And share mo na din kung gusto mong ibahagi sa iba. And ito nga pala yung pang-anim natin na video. And gagawin po natin ngayon is tatry natin and kukuha tayo ng travel pass para po makauwi ng probinsya. Sa mga gusto pong malaman kung ano yung proseso para po makalabas ng Metro Manila, ito po yung mga kailangan gawin sa aking pagkakaalamin sa turo po ng aming barangay. Okay. Ang una-una po namin ginawa is pumunta po kami ng barangay para kumuha ng health declaration. Kumbaga yung health declaration na sinasabi nila is kailangan nyo rin kumuha ng barangay clearance sa barangay. Bukod sa health declaration, yung health declaration na sinasabi is yung hindi ka kasama sa PUI ng inyong barangay para mabigyan ka nun. And after doon, mabilis lang naman kayo sa barangay, mabilis naman silang bigay tsaka wala naman bila masyado. And after nun, pag nakakuha ka ng health declaration and barangay clearance, pupunta ka ng health center. And dito sa aming barangay, may malapit na health center sa amin, kaya mabilis lang din kami nakakuha. Bibigyan ka nun and kailangan nun meron siyang pirma ng doktor para malaman talaga. Yun kasi yung chinecheck ng CDL, kasi after mong kumuha ng health certification, kailangan mong may pirma ng doktor, and after nun pupunta ka ng City Hall. And so ngayon nga pupunta kami ng City Hall na aking kapatid para kumuha ng travel pass. And mamaya papakita ko sa inyo yung mga nakuha namin para in case na yung mga wala pang idea na gustong umuwi ng probinsya, and para malaman nyo rin kung ano yung mga kailangan para sa travel pass para makauwi kayo ng probinsya. And syempre uwi kami ng probinsya kasi may kailangan kaming asikasuhin, and samahan nyo ako doon kasi magbablog din ako doon. Ituturo ko kayo sa aming probinsya para makita nyo rin kung saan ako nagmula and kung saan kami nang galing. And eto nga, on the way na kami sa City Hall ng Caloocan. Medyo traffic dito, pero balitaan ko kayo mamaya pagdating namin sa City Hall ng Caloocan. 2,000 years later. Nagbabalik na tayo guys, and nandito na nga tayo sa lungsod ng Caloocan, sa City Hall namin. And kung makikita nyo, eto na siya. So yun, makikita nyo, ito yung pila ng travel pass para makakuha ng travel pass. Medyo mahaba siya ngayon. Ito na ako sa may bandang dulo ng Starbucks, kaya hindi kami kasi pinapasok kasi nagkaroon ng cut-off kasi nga hapon na kayo pumunta. So ngayon, itatry namin kasi medyo pumunta kami ng maaga, pero ganoon na nga, mahaba pa rin yung pila. Kaya balitaan ko kayo guys. One eternity later. So update ko lang kayo mga kapinagpala, medyo siguro makalipas under the minutes, medyo hindi pa rin umuusad yung pila. So andito pa rin ako, napakaba ng pila. Pakita ko sa inyo yung pila guys, kung nakikita nyo yung pila hanggang dun sa may Starbucks, tapos napakahaba pa ng pila dun ng mga upuan. Makikita nyo dun maya maya, and paikot-ikot din yung upuan, and hindi ko lang din alam kung ano yung pila dun sa loob, kung gaano ba kahaba. And update ko kayo mamaya guys. Pinagpala, update ko lang kaya na. So dito na po tayo sa may Starbucks malapit. And kung makikita nyo mamaya, ito pa yung bila guys, 5,000. Tapos ito yung pila na pinanggalingan natin. Medyo mahaba yun. Kung makikita nyo, dito na tayo sa malapit sa city. Tingnan natin. Thank you.
eternity later. Andito ako sa akin ngayon kasi ang haba po ng pila sa labas. Kakain muna ako kasi pinagbawon ako ni kuya. Tsaka may ulam dito. Siguro halos 2 oras na ako naghihintay dun. Mag-alas 2 na. Alas 10 tayo nagpunta rito. Mga ilang oras na tayo. Napakahaba po ng pila. Halos hindi pa po umaano sa loob. Pero at least nasa loob na po tayo. And ayun nga. Kain muna ako guys. In-update ko kayo mamaya. Ayun guys. Isang pinagpala muli. And nagbabalik na nga ako kasi kaya na medyo gutom na gutom talaga ako. Tsaka ang haba ng pinila mo. Wala ang kain sa umaga. Ang init pa, sobra kaya yun. Nagkita kami ng kuya, nakitawag lang kasi lobat na ako. And mamaya update ko kayo guys kung ano man yung nangyari. Kasi sa totoo lang mahirap po kumuha ng travel pass pagdating na sa May City Hall. Kasi ang haba po ng pila and hindi mo rin matansya kung anong oras ka ba matapos kasi hindi mo alam kung ano nangyayari sa taas. So pagpasok ko kanina, doon ako sa loob, ang mahaba pa yung pila doon kung hindi pagpasok mo ng mismong city o hindi pa ganun na agad na iyaano ka nila. May pila pa din doon na kailangan mong pagdaanan. So ang alam ko, aakit pa ng 6th floor para doon i-process yung mga kailangan. And so yun, makikita mo yung mga tao ngayon, umuulan na, andiyan pa rin siya nakapila. Hindi mo, sigurado hanggang doon pa yun, lagpas pa doon sa may malapit na dun sa may labasan siguro. Kasi dun ako pumila kayo ng mga bandang alas 10. Alas 10 tayo nagsimula mga kapinagpala. So alas 3 na ngayon. Napakatagal po ng process. Eh yun nga, may COVID pa na sinasabi. Hindi na nga rin masyado nasusunod yung social distancing. Kasi sa dami ng tao. Payo ko lang sa inyo guys. Kung mag-ayos kayo ng travel pass, agahan nyo siguro mga umaga talaga. Mga bandang alas 8 bago magbukas yung city hall. Nakapila na kayo. Kasi mahirap, struggle is real, sinasabi ko sa inyo. And mamaya update ko kayo kung ano man yung mga nakuha namin, kung ano man yung mga dapat pang gawin. Kasi may narinig ako na i-text pa daw after dito sa May City Hall. Hindi ko alam, hindi pa rin malinaw para sa akin. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha namin sa barangay, sa health, and travel pass man kung nakuha man namin dito. And yun, update ko kayo mamaya guys. Maraming salamat. One eternity later. Guys, pauwi na po tayo. Beast mode po ang kuya. Okay ni Nana Gamin. Nag-rig at nag-alat ni kuati. The travel pass. Amuyo, may sapay nga Domingo ka no. I-email ka no. Madi mo inalay email me. Okay ni Nana Maid. Bulok sa sistema tayo. May isang, 5 araw pa daw po bago po makuha yung travel pass. So hindi namin alam kung kailan tayo makauwi ng Nueva Ecija. So eto pa, uwi na po tayo, hindi na po umuulan. So update ko kayo mamaya pag uwi ko ng bahay. The next day. Nga mga kapinagpala, andito na nga tayo sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi nga gabi na kami dumating tsaka may mga inasikasa pa. Kaya ngayong araw ako nag-vlog. So kwento ko na sa inyo kung ano man yung nangyari kahapon sa City Hall. Medyo mahirap nga talagang mapapamura ka sa sobrang hirap pumila, sa sobrang dami mong kailang gawin. Kasi hindi lang sa dami nilang pinapipirmahan kasi hindi ako yung pumunta na sa taas kasi kumain ako nun tsaka umulan, hindi na ako nakapasok kaya si Gwen lang yung nag-asikaso. So yun nga, kwento niya, after pa ng 5 days bago mo makuha yung travel pass mo. So kung ang flight mo is o kaya uuwi ka na ng Nueva Ecija o probinsya mo kinabukasan, hindi ka makaka-uwi agad kasi after ng 5 days pa. Tapos ang sabi, tatawagan door or mag-send sa email. Eh hindi naman nila kinuha yung email namin. So paano nila mag-send? So ang ginawa ni kuya is kinuha niya na lang yung contact number ng nakausap niya para i-follow up kung meron na ba. So ayun nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakuha namin from the barangay, health center, and sa city hall. And ito yung nakuha namin sa barangay. So kailangan yun ng barangay sa clearance. Yan yun. Tapos ito yung barangay, ay ito yung health declaration. Ay yung sinasabi na hindi ka kasali sa PUI ng inyong barangay. So bibigyan ka nyan. Yan yung dalawa na yan. Yan yung manggagaling sa barangay. So after yan, pupunta na kayo ng health center. So sa health center, ipapresent nyo pa rin yung dalawa na yun. Tapos ipapakita nyo ngayon kasi meron silang doktor doon. Yung meron doon doktor na pipirma. So bibigyan ka nila ng, ayan, ng health certificate. So yung health certificate na yan, yan na yung dadalhin nyo sa City Hall, papuntang City Hall. So pagdating nyo ng City Hall, ipipresent nyo lang lahat yan. Kung ilan man kayo, dapat kailangan bawat isa meron siyang
meron siyang health declaration, tsaka meron siyang health certificate. So bawat isang tao, kunwari lima kayo na uwi ng probinsya, so dapat lima kayo. Pero okay lang naman na isa lang ang mag-ayos o dalawa, basta magdala ng ID, lalo na kapag sa City Hall na. So pagdating nyo ng City Hall, nakadala nyo na lahat ng kailangan. So yung mga hindi naman nakasama, katulad ng yung mama ko nga, tsaka yung tisan ko hindi nakasama, so nagdala na lang kami ng ID. So yung ID nila yun yung ginamit namin para ma-clarify nung City Hall. So ayun, after ng mga siguro tagal namin doon, simula kami alas 10 hanggang alas 3, medyo matagal talaga. So hindi pa namin nakukuha yung travel pass, so hindi ko alam kung ano itsura nun, kasi hindi pa nga. So ipapakita ko yun sa inyo. Kaya mga kapinagpala, hindi ko pa alam kung makaka-uwi kami ngayong week. So medyo matagalan tayo makapasya ng Navisian. Mapakita ko sa inyo kung saan man tayo nagmula. So ayun na nga, for the vlog yan lang po, and stay safe syempre, and iwasan lang sa labas, kasi ang dami talagang tao sa labas ngayon, lalo na parating na yung GCQ, kaya mas maingam na nasa bahay na lang tayo. And syempre, kung wala ka namang kailangan gawin sa labas, di ba, sa loob ko na ng bahay. Yun nga, marami akong nakikita sa social media na hindi na daw GCQ ang tawag dito, kumbaga Survivor Philippines daw, palakasan na ng stamina. So kung ako sa inyo, huwag na kayo lumabas, kasi sobrang dami ng tao sa labas. Nakita namin kahapon, tsaka dun sa may city or hindi na masyado nasusunod yung social distancing, layo-layo na sinasabi, kasi nung umulan wala na, dikit-dikit na. So para sa akin, mas okay siguro na yung travel pass, mas mainam na ipahawak na lang sa barangay, para yung mga taga yung mga malalayong lugar sa city hall nila, mas mainam na sa barangay nilang sila kukuha, kasi nga hindi ka ganun nakahaba ang pila, hindi ganun karami yung tao, mas maiiwasan pa yung pagkalat ng COVID. Eh kung yung isang tao doon meron palang COVID, nakasama nyo, diba? So sa dinami-dami ng mga nakasalamuha mo, hindi mo alam mamaya meron na yung iba. Kaya para sa akin na naman, sana po mas okay po na sa barangay nilang asikasuhin yung travel pass, para iwas na rin tayo sa mga yung sakit na COVID. So yun lang, maraming salamat kayo sa panonood, and kung may gusto kayo itanong sa akin, so chat, comment nyo lang below, and syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe and like, share and comment na rin, mga kapinagpala. Pakain ng City Hall, mga kapinagpala, kailangan nyo siya ng mahabang pasensya, tsaka kailangan nyo magdala ng pagkain. Ako mas mainam talaga, magbaon na lang kayo kaysa bibili pa kayo, kasi mahal nga ng mga bilihin. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo itong vlog na to.